Maraming salamat doon sa introduction. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, Light of the World, Naga. Good morning. Yan. Sige po. Kumusta po kayo? Yan. Gaya nga po ng nasabi ni Dons, new month, new series. Ano po? Oh my July. Ano? Nasa third quarter na po tayo ng 2022. Ang bilis ng panahon. Ano po? So ilang buwan na lang, bare months na at magbe-birthday na din ako. Sa sige po. So I would like to launch our new series this month. Nabanggit na ni Dons. Yan. Pinamagatan po nating back to church or balik simbahan, balik iglesia, bumalik sa simbahan. Yan, kung may back to school po, tayo napapakinggan po ano. Ngayon po may back to church. Ano po? Sa US po, meron silang national back to church Sunday. Ano po? Every third Sunday of September yan po ino-observe nila. So ngayong taon, September 18. So dito po sa Pilipinas, parang hindi pa po tayo nag-o-observe niyan. So ako na lang po ang magde-declare. By the power vested upon me. Yeah, i-declare ko po ang month of July na back to church month. Yeah, ng Light of the World Naga. Yeah. Tayo ay magbabalik sa simbahan. Ayan, pakisabi nga po sa katabi nyo, welcome back to church. Nagagalak akong makasama kita. Ayan. Sana hindi ka pa nagsasawa sa akin. Ayan. Sige po. So back to church, ayan, ang ating pagmamahal sa iglesia ng Panginoong Jesucristo. So let me give you po the overview as always pong ginagawa natin since bagong series po tayo. Ano po ang ating i-expect this coming Sunday? So July may lima po tayong Sundays. So here are the topics for the following Sundays. This Sunday and the following four Sundays. Sige. Nakalimutan ko. Ang series verse po natin, though nabasa na po siya kanina sa scripture reading. So basahin ko lang po yung first part. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Sa Acts po yan, sa Tagalog sabi po, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. So it basically ito po yung mga ginagawa natin sa simbahan as a group. Ano po? Ano? So, pag-aaralan po natin yan sa mga susunod pang Sundays. Ngayon at sa mga susunod pang Sundays. So, ang mga topic po natin ngayong month, first is Jesus in the Church. So, mamaya po, i-expand po natin yan. Next Sunday, si Pastora Nora, she will be discussing about the calling of the Church. Ano po ang panawagan ng simbahan? Next po, don't give up on the church. Ano po? Wag give up sa ating iglesia. Following the early church. So, magiging example po natin yung gaya po ng binasa natin kanina, yung sa Acts. So, ano yung mga ginawa? Ano yung examples ng early church? And last po, ano po ang dapat na maging impact natin bilang simbahan? O, dapat po may ginagawa tayo sa community. Ano po? Dapat may importance na nakikita ang iba sa simbahan na dapat ginagawa natin. So, sana po maging excited tayo sa mga susunod pang topic. Ano po? Sino po ang dadalo? Ikukompleto ang series natin ngayong July. Amen. Amen. Sige. Sino ang magchi-check ng attendance? May award daw po pag nakompleto yung 5 topics this July. Ano po? Sige po. First topic is Jesus in the Church. The more we know the God of the house, the more we will love the house of the God. So kung
Nag-attend po kayo ng Workers Fellowship na na-share po ito ni Pastor Abner. Ano po? Mas na makilala natin ang Panginoon ng simbahang ito, ano po, mas makikita natin or mas may express natin yung pag-ibig, yung pagmamahal natin sa simbahan. Ano po, yan po ang tatalakayan natin and we will read Ephesians 5:25-26 or 27. So kung may Biblia po kayo, samahan niyo po ako sa pagbasa. Sabi po dyan, "Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word." Sa verse 27 po, sabi, "And to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless." Manalangin po tayo sandali. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon na muli na ibinigay mo sa amin na kami ay dumulog sa iyo as a church, O God. Gaya nga po ng awit namin kanina, hiling po namin, Lord, Holy Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, O Lord, with your passion once again. Dalangin po namin, Panginoon, na sa pag-aaral namin sa bagong series na ito this month, mapukaw ang aming puso, ang alab ng aming puso sa pagsisilbi sa iyo, Panginoon. Tunay nga makita namin ang kahalagahan ng iyong simbahan, kung bakit kailangan namin na magpatuloy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, na truly you have shown sa verse na binasa namin na truly you love the church, O God. In turn, dapat lang namin na mahalin din namin ang iglesia, Panginoon. Lord, dalangin namin na buksan mo ang aming puso, ang aming isipan upang aming matanggap ang iyong mensahe para sa bawat isa sa amin ngayon, Panginoon. Truly guide us with your Holy Spirit hanggang sa matapos ang aming gawain ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Gusto ko pong magsimula sa, though very sad ito, pero ito po ang gusto kong i-share sa inyo bilang simula. According to a recent trend, fewer and fewer people go to church in the 21st century. Alam niyo po ba yan? Pag sinabing 21st century, yung century na nandun tayo, ano po, from 2001 to 2100. 21st century po ang tawag dyan. So, even before the pandemic, nangyayari na po ito. Pero na-exacerbate or naging worse pa nung nagkaroon ng pandemic. Ano po? So, paunti daw ng paunti ang mga Kristiyano na pumupunta sa simbahan. Ano po? During the pandemic, maraming iglesia ang nagsara. Ano po? Maraming iglesia ang napilitang i-give up ang kanilang bahay-sambahan, yung building. Dahil hindi na nila ma-afford, dahil wala na nga nagpupunta sa church na face-to-face. So, kumunti yung funds para mapunan yung expenses ng church. Kaya, i-give up na lang yung church, sa bahay na lang. So, hindi na ipagpatuloy yung dati nilang ginagawa. So marami din na nag-struggle na maggumawa ng ways, alternative ways to meet. Hindi po gaya natin, mapalad po tayo na hindi tayo nag-meet on-site or face-to-face, may online tayo, may virtual meetings tayo. Pero ang iba, walang means. Ano, kahit online na mag-meet sila, wala. So, totally na-stop talaga. Ano po? So, napaka-lungkot. Ano po? So, kung tatanungin ko po kayo, ano po? Bakit pa po kayo pumupunta sa church? Why do you still go to church? Amen. Ano? Yan, nauna na po. Sige.
So I tried to... Yeah. I tried na mag-research kung ano ang mga top reasons kung bakit hindi na umaattend ang mga Kristiyano. Ano po? So, kinumpile ko yung mga... Nag-research ako sa iba-ibang websites and from experience. And na-share ko na to before. Ano? And one of the top reasons, na nakita ninyo na eh, wala nang suspense eh. Yan. Number, isa sa mga top reason kung bakit hindi umattend yung mga Kristiyano. Ano? Yan. So, number one reason po, yan, busy pag Sunday. Ano po, either may work pa during Sunday, sino po ang nag-work pa dito kahit Linggo? Ano, weekends. Ang iba may family obligation, yun na nga. Inutusan ako ni mamang maglaba, gumawa ng chores sa bahay. So hindi ako makakapagsimba. Ano, busy ako or conflict sa schedule, kaya hindi ako makapag-attend. So ang iba naman, kung hindi busy sa pag Sunday, Sunday is my rest day. Ano? Monday to Saturday, nagtatrabaho ako. Alam ko mayroon dito, pati Saturday may pasok. So Sunday is my rest day. Nabanggit ni Pastor Jubica nung last Sunday na Saturday daw supposedly rest day and Sunday is worship day. Tama ba, Pastor? Pero ang iba po, may trabaho pag Saturday. So ang ginagawa, Sunday na lang magpapahinga. Ano, wala na akong ibang oras, Sunday na lang. Kaya minsan iba puyat pag Sabado dahil maraming ginagawa, yan, hindi na makapag simba. And we have other reasons. Yan. Sino po ang ganito? Bakit ako pa attend sa simbahan? Pwede naman akong mag online na lang. Ano, mas maganda pa. Ano po, ito yung struggle ng mga smaller churches daw na hindi makipag-compete sa mga, lalo na pag online. Ano? Siyempre, mas pipiliin ng mga viewers yung maganda ang production, maganda yung mga ginagamit na equipment sa pag-produce ng kanilang online sermons. Ano? Paano na yung mga smaller churches na hindi, walang capacity ganon? Ano? Minsan ganyan yung nangyayari. Video ng local church versus ng mga bigger churches, especially sa Manila, alin ang pipiliin nyo? Ano? Sino ang guilty dyan? Ano? Sino ang nanonood ng mga recorded videos ng Light Naga? Huwag kayong, may record ako. Ang mga views ng videos natin, mga 10 lang siguro, 9. So, tangkilikin po natin ang sariling atin, ano? Sige po. I can worship on my own. Hindi na ako magsisimba. Pwede naman akong mag-worship sa bahay. Pwede naman akong mag-basa ng Biblia sa bahay, mag-aral ng Biblia, ng salita ng Diyos sa bahay. Bakit pa ako pupunta sa church? Bakit nga ba? Ano? Kung isipin natin, tama naman. Sa bahay na lang ako. Bakit pa ako pupunta doon? And other reasons like the church is boring. Sino po ang in one instance sa buhay nila na sabi na boring naman kasi simbahan, hindi ko gusto yung mga inaawit nila. Hindi ko gusto yung mga nasa unahan. Sabi daw, ang program, makaluma, traditional pa, old school. Wala bang yung parang modern na bagay? Lalong-lalong na ngayon po, nakikita ko majority mga kabataan. Ano? I am blessed sa mga kabataan na narito. Ano? Kung titingnan po natin, outnumbered na yung mga adults. Ano? So, majority mga youth. So, nag-i-expect sila na something na bagay sa kanila, pero pagdating nila sa church, ano tong napasukan ko? Ano?
Sabi nga, minsan ang sermon sa paglinggo, ang haba-haba, hindi nakaka-inspire. Lalo-lalo na pag si Brother Jess ang speaker. Yan. So, and other reason. Ito, medyo, I don't like the church building. Sabi, ang pangit ng kisame. Nga, tingnan nyo ang kisame. ang sagwa tingnan ng pader. By the way, project po yan ng Ironman, kaso kinapos po kami ng budget. Kaya baka isipin nyo, bakit hindi pinapapinturahan yung pader na yan? So, kinapos po kami ng budget, kaya kung may gustong mag-support, salamat pala sa gear, nagbigay na sila ng 2,000. Sa Ladies of Light, 2,000. Pero kulang pa rin po. Yung second panel po, kailangan pa po yan gawing ganyan. Na po kasi inaanay na po yan. And we know na may Sunday school na po sa loob. And sana po matapos na po natin. Kaya parang arawang yun na. Kulang pa po kami para mapapinturahan na po yan natin. So sabi, bakit hindi tiles ang sahig ng iglesia? Bakit ang init? Bakit hindi nyo dagdagan ng aircon? Actually po, maraming gustong gawin ang leadership ng church nito. Kaso lang, kulang tayo sa budget. And may sabi nga po, may project tayong Blessed to Build and we aspire to have our new church and building. Kaya po kung maaaring magtipid tayo, wag na tayong gastos sa mga big ticket items na pagpaayos ng simbahang ito, i-allocate na lang po natin dun sa project natin, B2B project. Amen po. Yan, ito po daw ang pinaka one of the top reason. Nasaktan ako ng isa sa mga miyembro or ilan sa mga miyembro ng church. Kung i-evaluate daw po yung mga reasons, ito ang isa sa pinaka top. Kaya nasaktan ng kapwa member, hindi na nag-church or lumipat na ng ibang church. But we must always remember to look unto Jesus. Minsan kasi po sa tao tayo tumitingin and we know na ang tao imperfect, nagkakasala, kahit ang ating mga leaders, mga ating mga pastors, may mga weaknesses. Kung doon po tayo magpo-focus, yan, madi-discourage po talaga tayo. Masasaktan tayo. And yun ang nagiging rason para hindi na po tayo magpatuloy, magpagamit sa Panginoon. And there are other reasons po. Hindi ko na po nilagay dahil marami pa po. Pero ito po yung mga dahilan kung bakit hindi na po nagsisimba, pumupunta, bumabalik sa iglesia, ang mga Kristiyano. Hindi lang po basta Kristiyano, but even yung mga committed Christians before, dahil sa mga ito, yan, hindi na sila bumalik sa simbahan. Yan. Hindi naman po siguro lahat, pero siguro may parang nakalagay sa ating isip na hinahanap natin, ito yung perfect church. Tatanungin ko po sa inyo, paano nyo po ba i-describe ang isang perfect church? Garolite. Yeah. Sabi daw po, ito daw po ang mga characteristics or features or feature ng isang perfect church. Walang disagreements. Walang nag-aaway-aaway, walang nagdidiskusyonan. Yan, no backbiting. Yung walang nagsisiraan nasa likuran mo or kung wala ka, sinisiraan ka. Kung ano-anong sinasabi tungkol sa iyo, wala pong ganun. No gossip. Walang chismisan. Walang chismis. History lang. No gossip. No bullying. Yan, no envy. Walang nag-iinggitan. Walang kung ano-ano.
No disappointments. Sa church po ba natin, meron ganun? Ano po? And the last po, no boring sermons. Ang last po, no people. Sabi po ni Bill Graham, no church is perfect because every church on earth is made up of imperfect, sinful people. So kung naghahanap po kayo ng perfect church, yan, mauubos ka ng, magpalipat-lipat ng simbahan, hindi mo pa mahahanap ang perfect na church. Tama po? Sabi nga ng Charles H. Spurgeon, yan, kung nakakita ka ng perfect church, huwag kang mag-member doon dahil once na mag-member ka na doon, hindi na perfect church yon. Dahil andun ka na. Ano? Imbis na perfect na, sumali ka pa. Sabi po yun ni Charles H. Spurgeon. Ano po? So, kaya po, kung may nakita kayong perfect church, yan, pabayaan nyo lang. Kaya nga sabi ni Don's kanina, Light Naga was once a perfect church. Yan, katong Mayapang members. Ano? Yan nga po, dahil tayo, ang mga tao ay imperfect, yan, and kung member tayo ng church, hindi magiging perfect yung church because it's composed of imperfect, sinful members. Ano po? So, tigilan na po natin ang paghahanap ng simbahan na walang kapintasan or simbahan na wala kang masasabi kung ano-ano. Kasi minsan, masasabi natin perfect ang isang iglesia para sa'yo, pero sa iba, may maaring sila ay may mapupuna pa rin or may makikita ang kapintasan sa simbahang iyon. Ano po? So, sabi nga doon sa nabasa ko, wag na daw po tayong hinto na po daw natin ang pag-compare ng mga churches. Doon, mas maganda doon. Mas malamig ang aircon. Mas maganda ang building. Ano po? Dahil hindi po, kung hindi po nakasentro ang pagtingin natin sa Panginoon, may makikita tayo at makikita na kakulangan sa simbahang iyon. Ano po? So, malis tayo sa isang simbahan dahil ganito, akala mo ba doon sa pupuntahan mo, perfect na. Wala ka na makikita ang kapintasan. Hindi po. Sige po. According to a survey ng Barna Group, isang American Christian research company, 10% of self-identifying evangelical Christians, yung nagsasabing Christian sila, 10% daw po, hindi umaattend ng simbahan. Hindi pumupunta sa simbahan. So imagine that, Kristiyano siya, sinasabi niyang Kristiyano siya, pero hindi ako umaattend ng simbahan. Kaya niyo po bang i-imagine yon? May mga ganun ba po kayong kakilala? Meron talaga? And the percentage is growing. Yan ang medyo nakakalungkot. Hindi lang 10%, lumalaki yung percentage na yon. Ano po? Kristiyano ako, pero hindi ako sisimba. So parang sinasabi nila, I love Jesus, but I hate the church. Mahal ko si Lord, pero hate na hate ko ang simbahan. Ano po? Parang sinasabi na, as long as love ko si Jesus, wala na akong pakialam sa simbahan. Or hindi ko na kailangan pang magsimba. Okay na ako na love ko si Jesus. Pero alam niyo po ba na ito ay medyo hindi tama. Or hindi medyo, kundi hindi talaga tama. Ano po? Sabi po sa Hebrews 10:24, ito po ang isa sa pinapagawa sa atin ng Panginoon. Let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together. Ano po? Huwag nating kaliligtaan ang pagtitipon. As some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Tama po. And sabi po sa 1 John 5:2-3, this is how we know that we love the children of God,
by loving God and carrying out His commands. In fact, this is love for God to keep His commandments. And as commands are not burdensome, and a related verse po sa 14, John 14:15, if you love me, keep my commands. So how can you reconcile na you love Jesus and yet you hate the church? Sinabi ng salita ng Diyos, huwag mong kaliligtaan ang pagtitipon. And sinabi sa succeeding verse na binasa po natin, kung mahal mo ako, susundin mo ang aking ipinag-uutos. So, paano mo sabing love mo si Jesus kung ayaw mong magsimba, ayaw mong pumunta sa simbahan? You can't say that you love Jesus if you don't do what Jesus said you to do. Ano po, may incompatibility po yun. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo si Kristo, pero hindi mo sinusunod ang sinasabi niya. Ano po? Ano, kung mahal mo si Kristo, gagawin mo ang pinapag-uutos niya. And since pinag-uutos niya na huwag mong kaligtaan ang pagtitipon, dapat gawin mo yun. Ano po? So dahil nakikita sa gawa ng Kristiyano ang pag-ibig niya kay Kristo. Ano po? Tandaan po natin yon. As Christian, we should love the church the way Jesus loved the church. Ano po? So, yun nga po ang example. So, binasa po natin sa Ephesians 5:25 na kung paano mahalin ni Kristo ang simbahan, yun ang example kung paano mahalin ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae. Ano po? So, paano ba iniibig ng Diyos ang simbahan? Let me give three ways Jesus loved the church sacrificially. Ano po? Binasa natin sa Ephesians 5:25. Jesus sacrificed himself for her. Ano? Ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa simbahan. Pag sinabi po kasing simbahan, tayo yon. Ano po? Tayong mga Kristiyano. So, Jesus loved the church sacrificially. Jesus loved the church unconditionally. Ano po? Nabanggit ko na po kanina, ang simbahan may mga flaws, may mga weaknesses, may mga kapalpakan, kumbaga. Ano po? Pero mahal pa rin tayo ng Diyos, mahal pa rin ang iglesia ng Diyos kahit na ganito. Ano po? So walang condition na kapag mabait lang ang mga tao sa simbahan na ito, saka lang ng Diyos mamahalin. Hindi po. Ano man ang sitwasyon natin, ang kalagayan natin, mahal tayo ng Diyos unconditionally. And Jesus loved the church eternally. Ano po? Mula pa noon hanggang ngayon, hanggang sa mga masusunod na panahon, mahal ng Diyos ang kanyang iglesia. Hindi po magbabago yan. Amen. Why we should love the church? Yan. Bakit nga po ba kailangan nating mahalin ang simbahan? Ano po? Bakit? Ano nga ba ang kaimportantihan ng iglesia? Bakit natin kailangang mahalin ang ating simbahan? Unang-una po, yan. Isang malaking bahagi ng ating pagiging Kristiyano ang pagmamahal sa simbahan. Sabi ko na nga po kanina, hindi mo masasabing mahal mo ang Diyos, mahal mo ang si Kristo, kung hindi mo mahal ang simbahan. Ano po? It goes hand in hand. Pag sinabi mong mahal mo si Kristo, dapat mahal mo ang simbahan. So, parte na po siya ng ating pagiging Kristiyano. Ano po? So, yung survey kanina na 10% na sinabing mahal nila si Kristo, pero hindi sumisimba, yan, very questionable yan, kung Kristiyano ba talaga sila. Ano po, mahal nila mahal nila si Kristo, pero sa bahay na lang ako, kaya ko nang mag-worship sa bahay, kaya ko nang magbasang, ako lang, so parang lone ranger, na kaya kong magpatuloy sa aking buhay Kristiyano, na kahit mag-isa lang ako. Hindi ko na kailangan yung mga tao sa simbahan. Ano po, next one is Jesus loved the church. Ito nga ang pinaka main reason. Dahil mahal ni Kristo ang simbahan, so we as Christians, dapat pag sinabing Christians, we ought to be like Christ. Mahal ni Kristo ang simbahan, so dapat mahalin din natin ang simbahan. God uses the church.
So alam po natin na vessel or avenue ang simbahan para tayo lumago sa ating buhay Kristiyano. Yung mga nabanggit po sa ating series verse sa Acts, ano po? Na basahin tap nawala. Sige. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Itong mga bagay pong ito, nagagawa natin sa loob ng simbahan. Ano po? Fellowship. Ano? Kaya po ba ninyong mag-fellowship na nag-iisa? Encourage one another. Kaya niyo po bang mag-encourage ng one another na kayo lang? So, hindi po. Ginagamit ng Diyos, ni Kristo ang simbahan ano para ma-fulfill natin ang ating mission bilang mga Kristiyano. The church is God's specially designed place where you experience Holy's blessings. Ano po? Yan po ang importance, ang significance ng simbahan sa atin. Ano? So tandaan po natin 'yan. So paano po natin susuportahan? Paano po natin ipapakita ang ating pag-support sa ating iglesia bilang mga Kristiyano? Yan. Na-share ko na po ito before, but let me re-echo for the sake of those na wala pa po nung mga panahong yun. Ano? So, very important po ito. Number one po is... And give the church your loving affection. So, nabasa po natin sa kanina sa ating part 1 power verse. Husbands, love your wife just as Christ loved the church and gave himself up for her. So, pinakita po din kung gaano kamahal ni Kristo ang simbahan na ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin, para sa simbahan. So, kung tatanungin ko po kayo, do you love God's church? So, paano niyo po ba ipinapakita ang yung pagmamahal sa simbahan? Sabi nga po, you can give without loving, but you cannot love without giving. Are you giving to the church? You can say na you love the church, pero hindi ka naman nagpa-participate pagdating na ng tithes and offering, pupunta ka na sa CR, aalis ka na. So, though hindi naman lahat ng giving is financially about the money, giving your time, your abilities. So binibigay po natin ba 'yon sa simbahan o pinapagamit natin ng ating mga skills sa Panginoon para ipakita na mahal natin ang simbahan? So, yun po ang challenge sa atin. Ano po? Why do you give to the church? Yun. So, parang ni-reverse lang po. Siyempre, dahil mahal natin ang Panginoon. Dapat yun po ang pinaka-primary reason kung bakit tayo nagbibigay sa Panginoon. Dahil mahal natin ang Panginoon. So, dapat kung may list of reasons man tayo, yun ang pinaka-top. Dapat. No? Dahil alam ng Diyos na nagbigay ka nga, pero ang motive mo, hindi naman sa pagmamahal sa Panginoon, baliwala yung binigay mo. So no matter how big the amount, ano, kung ang rason mo, iba, hindi sa pagmamahal sa Panginoon, mababaliwala yung pagbibigay mo sa Panginoon. So dapat po ang primary reason natin is because we give because we love God. And in turn, we give because we love the church. You know? So in order to support the church, so in order to show the importance of the church, kaya ako nagbibigay sa simbahan. Amen po. Amen. Give the church your loyal allegiance. Though medyo ano na siya, pag sinabing loyal, tapat, allegiance, katapatan, ang synonym niya, tapat na katapatan. So redundant na, no? Sige. Sabi dyan sa Nehemiah 10:39, the people of Israel, including the Levites, are to bring their contributions of grain,
new wine and olive oil to the storerooms where the articles for the sanctuary and for the ministering priests, the gatekeepers and the musicians are also kept. We will not neglect the house of our God. Hindi namin kakaligtaan, hindi namin papabayaan ang bahay ng Diyos. So yun din po dapat ang maging example natin. Sinabi sa Nehemiah, hindi namin papabayaan ang simbahan. Ano po ba ang mga ways kung paano natin pinapabayaan ang simbahan? Let me share these three ways. We neglect the church by not coming. Alam niyo po ba yan? Hindi po tayo nagpapakita sa simbahan. Isa pong impact ng pandemic or napalala dahil sa pandemic, marami po tayong mga members. Ano, so kung tingin niyo po kayo sa inyong mga katabi, sa inyong salikodan, marami po tayong members dati na hindi na natin nakikita. Tama po ba? Nasaan na po sila? Ano, so we may never know the reason. Siguro may ibang reasons. Lumipat na ng ibang lugar. Ano, other reasons. O sumakabilang iglesia. Ano, isang way para mapabayaan natin ang iglesia by not coming. Ano, yung hindi tayo magpakita. Ano, sabi nga, kahit pwede naman, sa pandemic kasi meron na tayong parang instant excuse dahil sa COVID, may COVID pa tayo. So sabihin lang natin na may namamati kita daw, mayo man. Sabihin lang, may sipon ako kaya hindi ako attend. While pwede naman talaga, hindi naman nagiging excuse na lang natin. Ano, parang convenient excuse para hindi umattend sa simbahan. Ano, na kung tutuusin, pwede ka naman talagang pumunta. Ano, so hindi ko po sinasabi na pag may nararamdaman na kayo, pumunta kayo sa simbahan. Yung ginagawa lang excuse yung bagay na yon na kahit wala naman. Pero kung may valid reasons naman po, okay naman po yun. So, we neglect the church by not coming. So, yung attendance. Sabi nga po sa Hebrews, huwag niyong kaliligtaan ang pagtitipon. Ano po? During Sunday service, pagtitipon po yun. So, pinapabayaan natin, hindi natin ginagawa yung pinapagawa ng Panginoon by not attending. Ano po? Hindi lang po sa Sunday services, cell groups. So, meeting together po yun. Virtual prayer meeting. So, kahit virtual po yun, it's meeting together pa rin. Ano, huwag nating kakaligtaan yun. And number two, yan, hindi lang po basta dumalo, but dapat nagpa-participate. Ano po? So, hindi lang po huminto tayo sa dumalo. Ano, may mga Kristiyano daw po kasi attend ng church, simula hanggang pagtapos, labas, next Sunday, ganun naman. Pero wala siyang contribution sa church. Ano po, parang receive lang, receive, receive. Walang give, walang ibinibigay bilang part niya sa simbahan. So dapat tayong mga Kristiyano mag-participate din, mag-involve sa ministry. Yan. So, iba naman daw pong Kristiyano, yan, walang pakialam. Member ng church, pero kung anong mangyari sa church, sige lang, bahala ka mo. Wala nang pakialam kung saan ang direction ng church, saan ang papunta ang church. So, ano, parang yan, naging member lang siya, wala nang ginagawa, wala pang pakialam sa nangyayari sa simbahan. So, we should not neglect the church by not coming, by not participating, and by not caring at all. Ano po? Kinakaligtaan po natin ang ating simbahan sa mga ways na ito. Last po, mabilis lang po. Give the church your lasting attendance. Na-discuss na po natin kanina, pero sabi po dyan, importante ang ating pagdadalo. Basahin ko po ulit sa verse 25 ng Hebrews. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another. Ano po?
Huwag nating kakaligtaan ang pagtitipon-tipon. So, wala na pong imas ikakalinaw yun. Ano, malinaw na malinaw, sinabi sa talatang ito, huwag nating kakaligtaan ang pagtitipon. Ano po? Sabi daw po, may mga tao na 3 times lang na nakapag-attend ng simbahan. Ano po? Alam ko, wala naman dito niyan dahil nandito kayo kahit walang okasyon. So sinabi dyan, HMD Christians. Tanda po nyo po ba ito? Na-share ko na po ito before. HMD Christians. Una po, hatch. Nahimsa. O parang yung sa pagbibinyag. The first time they throw water. Yan, winisikan kayo ng tubig. Hatch. The second time they throw rice. Yan, yan. Pamahiin po ba yung pag kinakasal sa ibang lugar, tatapunan ka ng bigas. Yun, match. Hatch, match. And last, dispatch. Yun, dinispatcha ka na, tatapunan ka na ng daga. So, alam po natin yan sa atin na yung KBL, Christians. Ano? Kasal, binyag, living. Yan, dun lang sa mga okasyon na yun, nag-a-attend ng church. Ano? So pag kinasal, pag bininyagan, pag ililibing. Ano? Hatch, match, dispatch. So, dapat po hindi tayo maging ganun. So, there is never an excuse that God will accept for a professing believer not to go to church. Do may mga instances na dahil sa nangyari, this pandemic, medyo maraming nabago sa ating mga arrangement. Though we can meet on-site, face-to-face, na kagaya nito, mapalad po tayo na na-relax na yung restrictions, nakakapag-meet na po tayo face-to-face. Pero hindi po excuse, wala pong excuse dapat na sinasabi mong Kristiyano ka, pero hindi ka attend ng simbahan. Ano po? Kailangan nating pa rin na magsimba o matend ng mga gawain. So, yung pong tatlo, ano nga po yun? We should give our church a loving affection, loyal allegiance, lasting attendance. Ano po? We are called to minister to one another. So, kung babasahin niyo po ang Bible, especially sa New Testament, marami pong one another verses. Encourage one another, carry each other's burden, love one another. Marami po yan. May listahan po niyan. So, sa simbahan po, isa sa mga avenue kung saan natin na ipapractice itong mga bagay na ito na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ganyan po kaimportante ang simbahan sa ating mga buhay. Sabi po sa 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others. Ano po? Hindi po tayo binigyan ng talento ng Panginoon, ng regalong skills ng Panginoon para sa ating kapakanan lang. That is to serve one another. And saan po tayo makapagsiserve sa iba, kundi isa na sa iglesia, sa simbahan ng Panginoon. Ano po? As faithful stewards of God's grace in its various forms. Many Christians today look for the churches that will give them what they need or want. Ano po? Though, siyempre, pag siyempre, first time believer ka na naghahanap ka ng simbahan, hahanap ka ng simbahan na babagay sa'yo. Ano, makikita. Pero hindi po kasi nag-stop doon na kung ano lang ang makukuha natin sa simbahan. Ano po? Gigets niyo po yung ano, yung puro lang tayong pakabig. Receive. Pag umaattend ako ng simbahan para makinig ng salita ng Diyos, stop na doon. Anong participation natin? Ano ba ang ibinigay naman natin sa ating kapwa, sa Panginoon? Sabi ni Billy Graham, don't join a church only for what you can get, but for what you can give. So hindi ko po inaalis na may nakukuha tayo sa simbahan. Siyempre, kailangan natin ng spiritual nourishment, ng encouragement galing sa Panginoon. Pero hindi lang po dapat nag-join ka sa simbahan na yon para may makuha ka, kundi
dapat isipin mo rin, attend ako sa simbahan na ito dahil may maishishare ako sa simbahan na ito. Tama po. When a Christian, nagbalik. Yan. Sabi sa Matthew 20:28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So yan po ang ultimate example natin. Si Jesus Christ mismo, hindi po siya napunta sa lupa, sa mundo natin para pagsilbihan, kundi magsilbi. Kung si Jesus na mismo, ang ganito ang ginawa, how much more tayong mga Kristiyano? Hindi po tayo nagsisimba para tayo ang pagsilbihan, kundi tayo ang magsilbi sa Panginoon. Amen? Yan. Let me conclude with this. Hindi ko po alam kung familiar kayo sa song na ito. Tandang-tanda ko po ito nung nag-a-attend ako ng Sunday School. Kaya importante po ang pag-a-attend ng Sunday School. Karamihan po sa mga natatandaan kong mga songs galing pa ng Sunday School, mga verses na sabi, sa hanggang ngayon, memorize ko pa dahil napakinggan ko sa Sunday School. Kaya kung may mga anak po kayo, pa-attendin niyo po Sunday School. So isa po to yung song, We Are the Body of Christ, Together Bringing His Love. So, sabi dyan, We are the Body of Christ, Together Bringing His Love to the World. We work together, we do it with cooperation. So, kaya nagtataka si Ate Faye, kag pinapatugtog ko yung mga kids song habang nag-aaral ako. So isa po ito sa pinakikinggan ko na nakapag-remind sa atin, bilang part ng Body of Christ, we should work together. And paano natin yung gagawin? We do it with cooperation. Ano po? So may part po tayo, may participation po tayo. So gabi nga po, wag daw po tayong maging consumer. Kapag sinabing consume, yan, sige ka lang, kuha. So dapat tayo maging contributor. Sa church po, hindi po tayo consumer. Attend tayo, uupo, makikinig, lalabas. So iba nga po, mabilis umaalis ng simbahan para hindi na makumusta ng iba, maimbita. So hindi mo na maimbita kasi lumabas na. Umalis na, hindi mo na nakamusta, hindi mo na ma-invite sa cell group. So karamihan po ganun ang ginagawa. Basta maka-attend lang, naka-receive ng word, alis na. Ano po, hindi po dapat ganun. We should not be a consumer, we should be a contributor. Ano po? The church does not exist for us. We are the church and we exist for the world. Ang iglesia po hindi nandito para sa atin. In fact, tayo po ang simbahan. Ano po? Ang simbahan nandito sa lupa para gawin ang mission na pinagpapagawa sa kanya, yun ay ibahagi ang salita ng Diyos sa iba. Ano po? So, bilang conclusion po, don't just go to church, be the church, participate, serve, give. Amen po. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa patuloy na naman na pagsama mo sa amin. Salamat po sa pagpapaalala ng kahalagahan ng simbahan sa aming buhay, Kristiyano o God. Truly, na we can say that we love you, and yet we hate the church, O God. As Christians, loving the church is an integral part, a very important part of our Christian life, O God. Now, we should love the church as you did, O God. You love the church sacrificially, unconditionally, and eternally, O God. Ayaan mo po, Panginoon, na bigyan mo kami ng lakas magawa rin ang aming contribution, ang aming part, bahagi sa pagpapalago ng iyong iglesia, O God. Gamitin mo po kami upang mapangyari ang iyong great commission na ginagamit mo ang simbahan para matupad ito, Panginoon. Lord, help us to use our skills, our talents to serve one another. To serve our brethren, O God. Na hindi lang kami mag-receive
kundi kami, Panginoon, ay magbigay din. Mag-encourage ng iba, makapagbigay ng aming share sa simbahan ito. Salamat po, Panginoon, dahil binibigyan mo kami ng pagkakataon na magawa ito. Turuan mo po at buksan ang aming mga puso at isipan. Bigyan mo po kami ng lakas na gawin ang mga bagay na pinapagawa namin, pinapagawa mo sa amin, Panginoon. Truly, it's our prayer, Lord. Spirit, touch your church, O God. Tunay nga, hipuin mo ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kung kami man ay nanghina, kami man ay na-discourage, Lord, revive us once again, Panginoon. Gawin namin ang aming bahagi sa iglesyang ito. May rason, may purpose kung bakit sa karamihan ng mga iglesia sa lugar na ito, sa light of the word, naga mo po kami nilagay, Panginoon. Alam po namin, may rason kung bakit kami naririto, Panginoon. Ay, hindi lang kami mag-receive, kundi maibahagi din namin, Panginoon, ang mga bagay na pinagkaloob mo sa amin sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na yan na pinagkaloob mo sa amin. Lord, truly teach us to love your church more, O God. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo sa umagang ito. Dalangin ko na ito'y mangusap at madala namin hanggang sa aming pag-uwi, Panginoon. Mapagpala ka po, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.